seryosong kwentuhan naman tayo sa ating Soyu Top List for the day. Seryoso kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay mga dahilan kung bakit iniiwan ng boyfriend o girlfriend ang isa't isa. Mga cliche breakup lines. Ganon! Yes. Kumbaga itong topic na ito ay ni-request ni Janine nung last year pa. So, napagbigyan na. Buti naman napagbigyan na. Oo. Ano ba yung mga... ano ba mga dahilan at nagde-decision ang mag-partner to go their separate ways? Yun ang mga pag-uusapan natin ngayon ay mula po yan sa video ng Dear Adobers, 5 Reasons kung bakit kanya iniwan. Okay, simulan na natin ito. Namapulat sa katotohanan. Char. Next. Start na. Okay, first on the list. Hindi kayo parehas ng plano sa future. Ay, naku, may mga ganyan, ano? Yung, for example, yung mga gusto mag-aral sa ibang bansa. For example, kailangan ko munang gawin yung ano ko, dream ko sa New York. Yung mga ganyan, syempre hindi kakayanin isa. Huwag dito ko na lang mag-aral. Di ba? Aral! Oo, may mga ganyan. Oo, dapat kasi nagtutugma kayo eh, di ba? At saka, ang hirap naman din kasi kung parang malilito ka eh, papipiliin ka kung ano ba, yung pang-jowa mo o yung mga pangarap mo. Mahirap din kasi yun eh, di ba? So, pero kailangan ang ganda na tanong ni Ana, ano bang dapat unahin? Kung nandun ka sa sitwasyon, kailangan ko bang unahin yung pangarap ko o siya? Na hindi naman sigurado kung kayo talaga. Siyempre yung... Nakakatakot eh. Siyempre yung pangarap... So, na alam, if gusto mo talaga mag-work kasi, kahit mahirap, you're going to make ways para mag-meet kayo halfway, di ba? Yes. So, prioritize mo yung career mo, yung pangarap mo, tapos i-support ka dapat ng partner mo. Ganun yun. Ako naniniwala ko kapag may partner kang ganyan, hindi kanya para pigilan sa pangarap mo, dapat susuportahan ka. Then pag dito napunta sa someone na pinipigilan ka, then maybe that's a sign, a red flag na yun, na parang, okay, parang hindi kami compatible. Kasi pinipigilan ka di ba? Oo. So dapat supportahan. Pero ito may share ako sa inyo, guys. Kasi bisan give and take yan. Ako 6 years na rin ako sa industriya. Ayaw ng partner ko tumanggap ako ng mga role na may bed scene, na may kissing scene sa babae. Hindi daw niya kaya. Para lang maging fair, yun ang ginawa ko. Pagka may ino-offer sa akin na may bed scene, hindi ko tinatanggap. Para kasi hindi daw niya kaya eh. So, gets niyo yun? Parang, yes. Ayaw ko naman pagbigyan para sa'yo. Bakit hindi? Yes. Kasi parang totoo. Sabi niya, masasaktan daw siya ng sobra. So, yun yung parang sinasabi ni Ana na future nyo, parang ang future ko ba, gusto ko bang tumanggap ng mga ganung project ay hindi kaya ng partner mo. So, give and take tayo, compromise. Ang ganda nun, sinabi ko. Yes, ang ganda nun na, may baong sa... Masingit ko lang, pero meron mga ibang artista na in a relationship, pero tumanggap pa rin ng mga ganung kissing scene, bed scene. Yes, depende nga, meron. Eh. Depende kasi yan sa partner mo, if kaya niya. May mga tao kasi na kaya na. Okay, bigyan mo lang siya ng assurance talaga. Pero may mga tao nga rin na katulad doon, hindi nila kaya. So, depende talaga yan sa magiging partner niyo. Oo, kasi 300 bed scene project ang tinanggihan ko. Ha? Oh my God! Ano ba kayo? 300? 300 project ang tinanggihan ko na bed scene. Ibang klase pala yung Nico Dax talaga. Nakakaloka. Angelina Jolie nga, nag-PM pa. Diyos ko, isang karangal. Isang karangalan pa lang makasama yan dito ng Nico Dax na yan. Oo, kaya sabi ko, wag na. May Showtime online naman ako. Kaya naman. Pero kaya dyan pumipasok yung ano yung sinabi ni Ate Ana na dapat compatible yung understanding. Yeah. True. Ayan. Next tayo. Next on the list. Hindi niya kayang tanggapin kung sino ka. Hi! Yan ang mahirap talaga, actually. Oh. Katulad ni Eris, manginginom si Eris na kaya ka bang tanggapin na magiging partner mo? Kaya naman. Okay. Kailangan ka. Mahirap yun. Hindi naman ganun eh. Pagka talaga gusto mo magbago, magbabago. Dati ang lakas ko talaga mag-inom pero ngayon sobrang natin. umamin si bakla eh. Umamin na. Pero ngayon talaga sobrang nabawasan na kasi parang na focus na nga dito sa pamilya. Mas priority ko na yung monthly dues namin eh. Yes. Dati kasi chill ako eh. Kung ano yung gusto ko, baby. Diba? Pero ngayon, sobrang... Change man? Iba. Pero so, sorry guys, ako kasi hindi ako naniniwala sa unconditional love na parang
Ay, ito ako eh. Sorry ka. Tanggapin mo ako ito. Yes. Hindi laging ganun. Yes. Oh, pag alam mong mali, sorry, pipilit. Magbabago ako unti-unti para sa'yo. Correct. Yeah, totoo. Pero hindi mo rin pwedeng baguhin. Hindi mo rin pwedeng pilitin na baguhin yung tao, 'di ba? Kung mahal ka niyan, kahit hindi niyan sinasabi sa iyo pero nakikita niya na hindi mo yung gusto, magbabago yan at magbabago. Hindi yeah. para dahil sa iyo, kundi dahil alam niya sa sarili niya na mahal ka niya at ayaw niya nakikita yes. na ganyan ka. Yeah. Oh, mga bad habits yung mga dapat baguhin. Oh, yes. mga bad habits. Oh, pero importante alam mo sa partner mo nang tanggap pa kasi lahat tayo may mga flaws tayo eh. Hindi naman tayo perfecto, 'di ba? Yes, so importante na magnanakaw ka, matatanggap ka ba nung partner? Ha? Oo oh, naman eh, nabibigay mo lahat ng pangangailangan eh. Itong partner ko, kung magnanakaw ng bangko to, susuportahan ko to. Ako pagigising diyan. Oh, alas dos na ng madaling araw, hindi ka pa ba aalis? Susuportahan ka. Gising pa. Oh, tapos maganda kape ko pa 'yan para hindi siya antukin. Hindi, at saka samahan mo, i-train mo, lalo na sa yes. buhan, dapat mabilis tumakbo yan. Ano, sasanitize ko yung mga mask niyan, i-gaganong usuot mo na. Ay, pero masama yan ha, joke lang po yan mga kapamilya. Kalala niyo naman po yung bunga nga ako, baka naman pa-imbestigan niyo pa ako ha. Okay naman oh. Online lang. Okay, next na tayo, baka ma-imbestigan pa. Baka mag-PM sa akin eh. Okay. Trust issue. Trust issue. Alam mo, minsan hindi rin kasi natin masisisi yung tao na hirap magtiwala kasi baka dati, di ba? May record na. May record na at nadadala na talaga, di ba? Sabi nga nila medyo mahirap. Hindi naman mahirap, pero medyo kinda mahirap mahalin ng mga taong talagang marami nang na-experience na nawasak yung kanilang tiwala, di ba? Yeah. Kaya important sa relationship na mag-build ng foundation na parang trust niyo yung isa't isa. At first, dapat may assurance talaga. Tapos, pag na-build na yung trust, ayun na, ganun. Wow! Pero ang tanong ko, paano yung mga jowa niyo kung gustong halimbawa kuhanin yung mga password? Dahil nga, dati may mga past experiences na siya na naloloko na siya. Kung bibigay niyo ba just to make her or him feel na parang you're ano, parang secured sa akin? Dapat, kasi ako, tatrabahuhin mo yun na mabuo yung tiwala uli. Parang, handa akong ibigay lahat para bumalik lang yung tiwala mo. Kailangan mo pagtrabaho, hindi yan matatrabaho ng sorry lang. For example, may nagawa kang kasalanan, nasira yung tiwala. Hindi mo pwedeng sabihin na, nag-sorry na nga ako eh. Dapat magtiwala ka na uli. Hindi, pinagtatrabahuhan yan para ma-earn mo uli yung trust. Tama. Pero kung for example, gusto nga ng jowa mo, ibigay mo yung password ng mga... Bibigay. Ano mo? Ibibigay. Ay, iba yung Nico Ducks pala talaga. Ano? Dugo nga, ibibigay eh. Ha? Oo. Yung iba kasi, di ba, sasabihin, privacy ko to. Privacy ko to. Pero ang totoo pala nun, meron na palang tinatago, di ba? Kaya mas open na, mas open kayo sa dalawa, di ba? O alam. Pwede naman, ibibigay ko, wait lang, magbubura lang ako. Ay, nako! Ang ganda nun! Nako po! Kasi ganun ginagawa ko, pag-check yung cellphone ko, wait, tatail lang ako, tapos magbubura na ako sa CR nun. Ayun na, pwede na. Gosh! Kakatukin ka na sa CR, ang tagal mo naman ah! Wait, nagbubura pa. Ganun. Ayan! Alam na ha, alam na ang mga style ng mga kalalaki na yan ha. Okay. Ayan na nga.